wala silang awa. Sigurado ka ba sa pupuntahan mo? Manong, sandali lang ho. Magandang gabi po, Sir Wilmore. Ako po ay isa sa mga tagahanga ninyo at numero unong tagapakinig ng mga kakaibang kwentong kababalaghan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Edmar. 47 years old na self-employed businessman sa Divisoria, Maynila. Ang tunay na karanasang aking ikwekwento sa inyo ngayon ay nangyari 20 taon na po ang nakakaraan. Meron po akong babaeng nakarelasyon noon na sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabuntis ko nang wala sa plano. Itago na lang natin siya sa pangalang Lorelie. Hindi pa ako noon handa na maging ama. Wala pa akong trabaho noon at gusto ko pang i-enjoy ang buhay ko bilang binata. Kaya nagpa siya akong takasan ang babaeng nabuntis ko. Ito rin ang naging payo ng aking babaerong ama. Siya mismo ang nagsabi na umalis ako sa Maynila at magtago muna sa probinsya namin sa Tayabas, Quezon. Isang gabi, sinabihan niya ako na gamitin ko raw ang luma niyang sakyang sedan sa pagluwas papauwi sa bahay namin sa Tayabas. Sa totoo lang, Sir Wilmore, hindi ko na maalala kung paano umuwi sa amin sa Tayabas. Bata pa kasi ako noon nang huling magbakasyon sa bahay ng mga lolo ko doon. Ibinigay ng tatay ko ang address sa akin at magtanong-tanong na lang daw ako sa mga taong makikita ko sa daan kung saan ang tamang daan pauwi sa amin. Mas maigi raw na umiskap po na ako para matigil na raw si Lorelie sa paghahabol na pakasalan ko siya agad. Sinunod ko ang tatay ko, Sir Wilmore. Gamit ang itim niyang lumang sedan, ay bumiyahe ako papuntang Tayabas, Quezon. Eksaktong alas 9 ng gabi nang umalis ako sa bahay namin sa Maynila. Dahil sa sobrang traffic, alas 11 na, nasa Islex pa lang ako. Naisipan kong magkarga ng gasolina pero laking gulat ko nang bunutin ko ang wallet ko sa bulsa ko. 3,000 na lang pala ang laman. Nakalimutan kong manghingi ng pera sa tatay ko bago ako umalis. Kaya halagang 2,000 na lang ang pinakarga kong gasolina ng gabing yon. Nang medyo humupa ang traffic sa Islex, ay binagtas ko ang daan papuntang Tayabas. Mahaba, pasikot-sikot at matagal ang biyahe, Sir Wilmore. Nagkaligaw-ligaw pa ako kaya nagtanong ako sa isang lalaking naglalakad nang makarating ako sa isang madilim na parte ng highway. Tiningnan lang ako ng lalaki at mabilis na naglakad papalayo sa akin. Sinundan ko siya ng sasakyan ko at tinanong uli. Boss, sandali lang po. Hindi niyo po ba alam kung saan yung barangay Matuwena na dito? Sigurado ka ba sa pupuntahan mo? Siyempre po. Kaya nga ako nagtatanong, di ba? Alam niyo po ba o hindi? Ngumisi ang misteryosong lalaki. Matagal bago ito sumagot ulit. Kapag darating mo ang ilog ng Dumaka, barangay Matuwena na yun. May makikita ka rin lumang tulay na kahilera ng bagong tinayong tulay. Lumang tulay? Anong tulay po yun? Ang Puente del Malogonlong. Pero mag-iingat ka. Pagdating mo sa tulay na yun, bumusina ka kung kinakailangan para alam nilang makikiraan ka sa bagong tulay. Bumusina? Bakit po? Private property po ba yung tulay? Mas mabuti nang mag-ingat ang magpasintabi, lalo na sa bantay. May bantay yung tulay? Baka naman po may toll fee pang dapat bayaran. Naging alaskador na ako sa sobrang buisit ko sa lalaking pinagtanungan ko. Iba kasi makatitig ito. Matalim,
mapanuri, parang kontrabida. May pakiramdam kasi ako na nag-iimbento siya ng mga kwento para lang takutin ako. Saan po ba daan ko nito? Baka na napakaliwa. Hindi ka naman yata naniniwala sa sinasabi ko sa'yo. Wala na po akong choice kundi ang maniwala. Pagod na ako. Turo mo na lang po yung daan. Gusto ko na makarating sa amin . Kumanan ka. Kapag nalagpasan mo na yung saradong gas station, medyo malapit ka na sa Puente del Malagunlong. Huwag kang makakalimot na... Pumusina. Okay. Kesa mapahamak, mabuti nang magbigay pugay sa bantay. Marami na kasing naaksidente sa bagong tulay na itinayo. Lahat sila, hindi bumusina nang dumaan sa tulay. Nauwi sila sa mga hindi kanais-nais na sitwasyon. Tulad ng... Hindi na sumagot pa ang lalaki na pinagtanungan ko. Naglakad siya ng matulin papasok sa isang masukal na daan ng pababa. Hinatid ko siya ng tingin. Napaisip ako bigla sa sinabi niya. Tinignan ko ang relo ko at napansin kong 2:00 na pala ng madaling araw. Muli kong tinignan ang lalaking pinagtanungan ko. Pero hindi ko na ito nakita. Nagpasya akong magmaniyo ulit. Hindi pa ako masyado nakakalayo ay nakaramdam na ako ng antok. Madilim kasi ang daanan at halos ako lang ang sasakyan sa highway. Nilabanan ko ang antok ko at nagpatuloy sa pagmamaneho. Hanggang sa bigla na lang tumirik ang sasakyan ko. Biglang tumigil ang makina ng kotse ko. Tiningnan ko ang metro ng gasolina ko. Pero hindi pa naman empty ito. Nagtaka ako. Napilitan akong bumaba ng sasakyan para buksan ang hood ng kotse. Binuting-ting ko maigi ang mga parts. Wala namang sira ang makina nito. Muli kong isinara ang hood ng kotse. At doon ko lang napansin na nakatayo pala ako sa gitna ng isang tulay. Napatingala ako nang makaramdam ako ng pagpatak ng malamig na ambon. Naglakad-lakad ako at sumampa sa gutter ng tulay. Iginala ko ang mga mata ko sa paligid. Walang dumadaan na mga sasakyan. Nangilabot ako nang maaninag ko ang isang lumang tulay na may arko sa ilalim. At may dumadaloy na parang batis sa pinakailalim nito. Bigla akong nakarinig ng mga sigaw. Hindi gaanong kalakasan pero dinig na dinig ko. Umaalingaungaw ang mga sigaw. Pinakinggan kong mabuti ang sinasabi ng mga sumisigaw. Hindi Tagalog ang mga salita. Doon ako nagsimulang magilabot ng sobra, Sir Wilmore. Dinig na dinig ng dalawang tenga ko. Galit na galit ang mga boses ng mga lalaking sumisigaw. Pilit kong hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Pero wala namang tao sa paligid. Sa takot ko, sumakay muli ako sa kotse ko at laking gulat ko nang maramdaman kong may taong nakaupo na sa likuran ng kotse ko. Hindi ako makatingin sa rear mirror dahil takot akong makumpirma kung sino yung nakasakay sa likod. Napapikit ako. Hindi ko alam kung bababa ako ng kotse o kukumprontahin ko yung kasama ko sa loob ng sasakyan. Dinaga ako bigla. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Mas lalo akong natakot nang marinig ko ang kakaibang tunog nagkaling sa kanya. Umuungot ito. Tila umiiyak. Boses matanda. Matandang lalaki
ang nakaupo sa likuran ng kotse ko. Hindi ko pa rin siya tiningnan. Napalunok ako ng laway bago nagtanong. Manong, paano kayo nakapasok dito? Biglang lumabas ng sasakyan ang matandang lalaki at tumakbo papunta sa gilid ng tulay. Imbis na paandarin ang sakyang ko, ay bumaba pa ako. Hindi ko alam kung bakit ako bumaba ng kotse. Nakita ko siyang paika-ikang tumakbo pababa sa ilog. Sinundan ko siya. Manong! Manong, sandali lang ho! Napansin kong kakaiba ang damit na suot ng matanda para itong lumang katsa na kupas. Naghihimulmul na. Marumi ang suot niyang punit na kamisa. May mga bahid ng dugo sa damit niya. Wala siyang sapin sa paa. Madilim ang paligid pero kitang-kita ko ang detalye ng itsura ng matandang lalaki. Mukha siyang senior citizen pero maskulado ang pangangatawan niya. Parang batak na batak sa pagbubuhat. Lalo akong nahintakutan nang makita kong may mga tumutulong dugo mula sa pigi niya. Para siyang may mga sugat ng latigo sa hita at pigi niya. Bumubulong ang matanda pero hindi ko maintindihan. Manong, kailangan niyo po ba ng tulong? Saan po ba kayo nakatira? Lalo itong nagmamadaling bumaba papunta sa ilog sa ibaba ng tulay. May dinaanan itong parang matarik na batuhan sa gilid ng bagong tulay. Sinundan ko ang matandang lalaki. Mabilis siyang naglakad. Tila kabisado niya ang daan. Patuloy ko siyang sinundan hanggang sa makita ko na lang ang sarili ko na nakatayo sa paanan ng isang lumang tulay na may mataas na arko. Natulala ako sa tulay na nakita ko, lalo na nang magsimula akong makarinig ng mga sigaw, ungol at hagulgol. Opo, Padre, si Señor, pardon, mi Padre. Mga lalaki ang sumisigaw ng mga katagang narinig ko. Hinanap ko kung nasaan ang mga kalalakihan na umiiyak, pero hindi ko sila makita. Hanggang sa makita ko ang matandang lalaking sugatan na sinundang ko na nakatalong ko sa gilid ng ilog, umiiyak. Mga wala silang awa. Kapag lumaban ka sa kanila, lalatiguhin ka nila. Manong, sino po bang nanakit sa inyo? Sila! Ang mga gwardiya sivil, ang mga friar, wala silang awa. Kapag hindi ka nagbuhat ng adobe, hindi ka nila lulubayan ang hagupit ng latigo sa katawan mo. Ay, halika na po, dadalhin ko po kayo sa ospital. Ipapagamot ko po muna kayo. Tapos magsusumbong po tayo sa mga pulis. Ngunit, paano ang aking anak na si Narcisa? Buntis siya ngunit walang asawa. Kinukutya siya ng mga kababaihan dito. Paano raw na buntis ang anak ko kung wala namang asawa? Ang frailing may kagagawa nito. Batid ko yun. Nagsumbong sa akin si Narcisa. Sinalbahe siya ng frailing. Paano na ang anak kong buntis? Sino na ang mag-aalaga sa kanya? Bigla akong natauhan sa sinabi ng matandang nakayuko sa tabi ng ilog. Bigla kong naalala si Lorelei, ang babaeng nabuntis at tinakasan ko sa Maynila. Lalo akong kinain ng konsensya ko nang humagulgol ang matandang lalaki. Gusto ko nang magpahinga. Pagod na ako. Hindi ko na matatapos pa ang tulay na ito. Pero paano ang anak ko si Narcisa? Paano ang anak kong babae?
Sa awa ko sa matanda, ay nilapitan po ito para kalamayin ang kalooban niya. Pero, nang lapitan ko siya... Manong, halika na po. Magpahinga na po kayo. Tutulungan ko po kayo makauwi sa inyo. Biglang humarap sa akin ang matanda at napasigaw ako sa takot, Sir Wilmore. Nang makita kong walang mukha ito, blanco. Napaharurot ako ng takbo sa gitna ng dilim. Pero may malakas na boses na sumisigaw sa mismong kanang tenga ko. Maten a Jesus in Dios. Maten a Jesus in Dios. Paulit-ulit ang sigaw. Pero sa kanang tenga ko lang naririnig. Ayaw nitong mawala. Nagtakip ako ng tenga pero naririnig ko pa rin. Sa kaliwang tenga ko naman ay sobra ang mga palahaw ng iyak na naririnig ko. Perdonami, Padre. Nomi escapare. Perdonami, Padre. Nomi escapare. Napayuko ako pero halos dumugo ang tenga ko, Sir Wilmore, nang magpatong-patong ang mga boses. Sabay-sabay ang mga sigaw na halos bumingi sa mga tenga ko. Tumingin ako sa paligid ko pero walang katao-tao sa paligid ko. Doon ko nakumpirma na minumulto ako, Sir Wilmore. Hindi ng iisang tao, kundi halos daan-daang kaluluwa ng mga kalalakihan. Ang matandang lalaking sinundang ko pababa sa ilog ay kumpirmadong multo ng nakaraan. Mga multo ng nagdaang daan-daang taon ang mga boses na naririnig ko. Nagdasal ako ng taimtim para mawala ang mga boses hanggang sa maglaho ang mga sigaw. Pero lalong kumabog ang puso ko nang lumingon ako at makitang wala na doon ang matandang lalaking kausap ko lang kanina. Sa sobrang pagmamadali ko, ay halos magkandara pa ako sa pag-akyat sa batuhan. Makabalik lang ako sa kotse ko. Nang makita ko ang itim kong sasakyan, ay hingal kabayo akong sumakay at naglak ng pinto. Pilit kong pinaandar ang kotse ngunit ayaw talaga nitong mag-start. Maya-maya pa, ay may kumatok sa bintana ng sasakyan ko. Nagtakip ako ng mukha ko dahil baka yung multo ng matanda ang makita ko sa labas ng bintana. Inginudyud ko ang mukha ko sa manibela at muling nagdasal ng tahimik. Maya-maya pa, ay... May muling kumatok sa labas ng bintana ng kotse ko. Huminga ako ng malalim, Sir Wilmore. Bago ko dahan-dahang tiningnan kung sino ang kumatok mula sa labas. Nagulat ako nang maaninag ko ang mukha ng lalaking pinagtanungan ko ng direksyon papuntang Barangay Matuena. Binuksan ko ang bintana ng kotse. Dahan-dahan. Hindi ka bumusina, ano? Hindi ako agad nakapagsalita nang tanungin niya ako. Hindi ako nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Lumunok ako ng laway bago nagsalita. Anong ibig mo sabihin? Sinabihan na kita na bumusina ka para paraanin kanila. Pero malamang hindi ka bumusina kaya tumirik ang sasakyan mo dito sa bagong tulay. Paano mo nalaman na tumirik ang sasakyan ko? Kanina ka pa ba dito? Karnaper ka siguro, no? Nginitian ako ng lalaki at hinawakan sa balikat. Napansin niyang nanginginig ako sa takot. Maraming mga manlalakbay ang nasisiraan at kusang tumitirik ang mga sasakyan sa tulay na ito para ipakita sa kanila ang lumang tulay sa kabila. Bigla akong napatingin sa kabilang lumang tulay na nakaparallel sa bagong tulay na kinalalagyan ng kotse ko. Nanginginig ang boses ko nang nagsalita ako, Sir Wilmore.
May multo sa lumang tulay na yan. Ang lumang tulay na yan ay ang Puente del Malugunlong. Itinayo yan ng mga ninuno namin noong panahon ng Kastila. Lahat ng mga Indio noon ay sapilit ang pinagtrabaho para lang mabuo ang tulay na yan. Marami rin ang nagbuwis ng buhay para lang matapos ang Puente del Malugunlong. Hanggang ngayon, maraming mga kaluluwa ng mga Indio ang nagpaparamdam at nagpapakita sa lugar na ito para humingi ng katarungan para sa pang-aabuso at pang-aalipusta ng mga sinaunang fraile at gobernadorsilyo ng Tayabas. May matanda akong sinundan papunta sa lumang tulay na yan. Nakakatakot ang itsura niya. Hindi lang ikaw ang pinagpakitaan ni Tandang Sentinelo. Tandang Sentinelo? Yun na ang pinangalan sa kanya ng mga taga dito. Sentinelo, lalaking bantay. Siya ang pangunahing bantay ng tulay namin dito. Sang-ayon sa kwento ng matatanda, pinatay daw ito nang tuluyang kunin ng mga fraile ang anak niyang buntis. Mahal niya raw ang anak niya. Kamukhang kamukha raw ito ng yumao niyang asawa. Nang araw na dakpin ng mga fraile ang anak niya, humabol raw si Tandang Sentinelo, pero mabilis raw siyang itinulak mula sa itaas ng tulay, pabagsak sa batuhang ilog ng Dumakaa. Una ang ulo, kaya nawasak ang mukha. Naggalasog-lasog ang katawan. Kawawang matandang Indio. Diyos ko. Bumusina ka na. Nang makalis ka na. Bumusina nga ako 3 ulit. At nang pihiting ko ang susian ng kotse, agad na umandar ang makina nito. Tiningnan ko ang lalaking nakausap ko at pinasalamatan ito bago ako tuluyang umalis. Imbis na magpatuloy sa bahay namin sa Tayabas, ay bumwelta ako nang uwi pabalik ng bahay namin sa Maynila. Hilong-hilo ako habang nagmamaneho, dala na marahil ng sobrang puyat at takot, pero hindi ko ininda ang antok. Gustong-gusto ko nang makauwi ng araw na yon. Sir Wilmore, gulat na gulat ang tatay ko nang dumating ako sa bahay namin bago magtanghali ng sumunod na araw na. Hinang-hina ang katawan ko sa pagod. Tinanong niya ako kung bakit ako bumalik. Pero hindi ko na muna siya sinagot. Umakyat ako sa kwarto ko at doon bumagsak ang katawan ko at natulog ng halos 16 oras. Nang magising ako, naligo ako at nagpalit ng bagong damit. Nagpaalam ako sa tatay ko na hihiraming ko uli ang kotse niya. Tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Kina Lorelei, pupuntahan ko ang girlfriend ko, tay. Pananagutan ko na ang bata. Ako ang ama ng dinadala ni Lorelei. Responsibilidad ko ang tumayo bilang ama ng dinadala niya. Hindi makapaniwala si tatay sa narinig niya mula sa akin. Umalis ako at pinuntahan ko si Lorelei, ang babaeng nabuntis ko. At doon pa lang sa gate ng bahay nila, ay humingi na ako ng patawad sa ginawa kong pagtalikod sa kanya nung inamin niyang buntis siya. Nangako ako sa kanya na pananagutan ko ang magiging baby namin. At hindi lang yun, Sir Wilmore. Pinakasalan ko agad si Lorelei bago patuluyang lumobo ang tiyan niya. Ngayon ay masaya pa rin kami nagsasama sa loob ng iisang bubong. 4 na ang anak namin. Marami akong natutunan sa biyahe ko papuntang Tayabas, Quezon. Nakakatakot na karanasan ang nagturo sa akin ng isang mahalagang leksyon. Ang pagiging ama ay isang responsibilidad at ang pagkakaroon ng anak ay hindi dapat tinatalikuran o tinatakasan.
Ito ang naituro sa akin ng bantay ng Puente del Magunlon, si Tandang Centinillo, ang mabuting ama na nagbuhis ng sarili niyang buhay, hindi lang para sa nasawi niyang anak, kundi para na rin sa bayan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat, Sir Wilmore. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alamin at pakinggan ang mga totoong kwento at salaysay sa likod ng mga misteryosong pagpatay at nakakamanghang pangyayari sa mga krimen na naganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Takip Silim, True Mystery Stories. Ikikwento sa inyo ng inyong lingkod, Jupiter Torres. Bisitahin ang aming channel sa YouTube, Takip Silim, True Mystery Stories. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ng Takip Silim True Mystery Stories. Magandang gabi po, Sir Wilmore, at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Isa po ako sa mga tumatangkilik sa inyong mga content, kaya naisipan kong i-share ang sarili kong horror story. Masilan po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, kaya para rin sa aking privacy, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marisa. Nangyari po ito noong 2007, 18 years old lang po ako noon, at nasa kolehiyo pa. Taga-probinsya po ako at nangupahan sa syudad upang makapag-aral. Pangarap po kasi talaga ng mga magulang ko na makapagtapos ako ng college. Wala pang college graduate sa pamilya namin at gusto nila akong maging una. Mula pagkabata ay gusto ko nang maging isang guro. At sakto naman, yun din ang gusto ng mga magulang ko para sa akin. Kaya ginawa nila ang lahat upang mapag-aral ako. Doble kayod po sila para lamang makapag-ipon at masigurong hindi ako mahirapan sa pag-aaral. Bagaman mapagmahal, istrikto ang aking mga magulang, Sir Wilmore, palagi nilang sinasabi sa akin na huwag ko daw pabayaang bumagsak ang grades ko. Hindi ako pwedeng madistract sa kahit ano o sino. Dapat ay pag-aaral lang ang nasa isip ko palagi. Huwag ko raw silang bibiguin dahil kailangan kong magtagumpay sa buhay upang ako naman ang tumulong sa mga kapatid ko na makapagtapos. Aaminin ko pong nape-pressure po ako sa mga expectations nila sa akin. Pero iniintindi ko na lang po dahil alam kong ginagawa lang nila yon upang masigurong mapabuti ang buhay ko. Hello, anak! Kumusta ka naman dyan? Hindi ka ba nahihirapan? Komportable ka ba dyan sa boarding house na tinitirhan mo? Opo, Ma. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Okay lang po ako dito. Mabuti naman kung ganun. Di ba sabi mo malapit ng midterm ninyo? Sa susunod na linggo na po. Kung ganun, dapat mag-review ka na. Opo, nagre-review na po ako, Ma. Mabuti naman. Pagkagaling sa eskwela, umuwi ka agad at mag-review. Huwag ka rin gagala pag walang pasok. Mag-focus ka sa pag-aaral mo para hindi ka bumagsak. Saka, huwag na huwag kang malilate sa klase. Matulog ng maaga para magising ka rin ng maaga. Kailangang nakakapagpahinga ka ng maayos dahil
Hindi mo maiintindihan ang lessons niyo kung inaanto ka. Salamat po sa paalala, Ma. Walang anuman, anak. Huwag mo sanang isipin na masyado kitang pinipressure, ha? Ayoko lang na magaya ka sa akin. Nasa kuleyo na sana ako noon. Pero maaga akong nabuntis. Kaya napilitan akong tumigil sa pag-aaral. Bagaman nagsisisi ako, nagpapasalamat rin naman ako na nakilala ko ang papa niyo at nagkaroon ako ng mga anak. Pero hindi ito ang buhay na gusto ko para sa iyo, sa inyo. Gusto kong makapagtapos kayong magkakapatid ng kolehiyo. Alam ko naman po yun, Ma. Hindi ko po nakakalimutan ang mga pangaral nyo. Oh, salamat, anak. Ikaw ang susi upang matupad ang mga pangarap ng pamilya natin. Kaya kahit alam kong masipag at matalino ka, hindi pa rin ako magsasawang paalalahanan ka sa mga responsibilidad mo. Huwag mo kayo mag-alala, Ma. Tutuparin ko po ang mga pangarap natin. Ang swerte ko talaga sa panganay ko. Salamat, anak. Salamat. Sir Wilmore, itinatak ko na po sa isip ko na hindi ako pwedeng maligaw ng direksyon. Sa akin umaasa ang mga magulang at kapatid ko. Pag pumalpak ako, hindi lang ako ang maapektuhan, kundi pati na ang buong pamilya. Dahil sa sobrang focus ko sa pag-aaral, nawala na po ako ng oras para sa sarili ko. Halos wala na nga akong kaibigan sa school dahil hindi naman ako sumasama sa mga lakwatsa nila. Para kasi sa akin, aksaya lang yun ang pera at oras ko. Imbes na gumala, mas pipiliin ko pang mag-review. Tsaka ayokong gastusin ang perang pinaghirapan ng mga magulang ko para sa mga walang katuturang bagay. Hindi ko sasayangin ang lahat ng mga sakripisyo nila para sa akin. Ngunit, totoo nga pala ang sinasabi nila nang buhay ay puno ng sorpresa. Minsan ay hindi natin kontrolado ang mga bagay na mangyayari sa atin. Isang tao ang dumating na bumago sa buhay ko. Sir Robert. Isa siyang engineering student na naging kaklase ko sa isang subject. Guwapo siya, mabait, palakaibigan. Napapansin ko ang mga babae kong kaklase na kinikilig tuwing nakikita siya. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit sa dinami-dami ng magagandang babae sa campus, sa akin siya interesado. Tahimik lang ako sa klase pero siya mismo ang lumapit at nakikipag-usap sa akin. Sa umpisa, iniisip ko na friendly lang talaga siya kaya ganon. Pero kalaunan, napansin kong may kakaiba na eh. Masyado na po siyang nagiging sweet sa akin. As much as possible, ayoko sanang bigyan ng kahulugan yun. Sino ba naman ako para magustuhan ng isang katulad niya? Robert, ano ba tong ginagawa mo? Bakit? Anong bakit? Valentine's Day ngayon. Boyfriend ba kita para bigyan mo ako ng Valentine's gift? Mag-boyfriend lang ba ang nagbibigayan ng regalo? Grabe ka naman, Marisa. Hindi mo man lang na-appreciate ang effort ko. Hindi naman sa ganun. Ang akin lang... Just say thank you. Okay na ako dun. Thank you. Really, na-appreciate ko ang binigay mo at pati na rin ang efforts mo. Pero
Hindi mo to kailangan gawin, okay? Masaya ako pag ginagawa ko to eh. Tsaka gusto kong mapasaya kita. Huwag mo na itong uulitin. Magkaibigan lang tayo. Talaga bang hanggang dito na lang tayo? Anong ibig mong sabihin? Marisa, kung hindi pa obvious sa'yo, gusto kita. I really, really like you. A lot. Hindi lang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang babae. Gusto? Gusto mo ako? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Mukha ba akong nakikipaglokohan sa'yo? Paano mo naman ako nagustuhan? Isa lang naman akong simpleng probinsyana. Ang daming magagandang babae na nakapaligid sa'yo. Bakit hindi na lang sila? Bakit sila kung pwede namang ikaw? Robert, wala tayo sa teleserye, okay? Napaka-realistic kong tao. Kaya alam kong imposible ang sinasabi mo. Naguguluhan ka lang. Feeling mo lang na may gusto ka sa akin dahil sa closeness natin. Pero ang totoo, isang malapit lang na kaibigan ang turing mo sa akin. Ang sakit mo namang magsalita. Kailangan mo ba talagang questionin ang nararamdaman ko para sa'yo? Hindi naman sa ganun. Kung ayaw mo sa akin, pwede mo namang sabihin. Hindi yung pinalalabas mong naguguluhan lang ako. Hindi ako naguguluhan, Marisa. Alam ko kung anong nararamdaman ko. Alam ko na gustong-gusto kita. Sigurado ako. Sir Wilmore, sa huli ay hindi ko nagawang pigilan ang puso ko. Nainlove po ako kay Robert dahil sa lahat ng kabutihang ipinakikita niya sa akin. Napaka-consistent po niya sa panliligaw at ipinaramdam niya sa akin na talagang mahal niya nga ako. Hindi pa po ako nakaramdam ng ganong kahit kailan. Iba naman po kasi ang pagmamahal na ipinararamdam ng pamilya ko at iba rin po ang kay Robert. Feeling ko ay napaka-special ko dahil sa mga ginagawa niya. Naging magkasintahan kami, pero itinago po muna namin yon sa mga tao. Palihim lang kaming nagkikita. Hindi ko rin po ipinaalam sa mga magulang ko ang tungkol sa amin. Tiyak po kasi akong tututol sila. Baka nga pauwiin pa ako sa probinsya pag nalaman nilang may boyfriend na ako. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko naman kung bakit ayaw mong malaman ng iba ang tungkol sa atin. Mahirap na rin kasi. Baka umabot pa sa mga magulang mo ang balita. Pasensya ka na talaga, ha? Sana huwag mong isipin na ikinahihiya kita. Extra careful lang talaga ako dahil ayokong huminto sa pag-aaral. Hindi ko iniisip na ikinahihiya mo ko. Mahal kita at naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Salamat. Ang swerte ko talaga sa'yo. Mas maswerte ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Darating din ang araw na pwede na nating ipangalandakan sa lahat kung gaano nating kamahal ang isa't isa. Sa loob ng isang taon na pagiging magkasintahan namin, wala akong masasabi kahit na anong masama tungkol sa kanya. Napakabait po ni Robert at ramdam na ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Napaka-supportive rin po niya sa akin. At kahit kailan ay hindi ko naramdaman na isa siyang distraction sa pag-aaral ko. Naisip ko na baka mali si Mama.
baka hindi naman lahat ng lalaki ay makakasira sa concentration ko sa pag-aaral. Maswerte lang talaga siguro ako at nakahanap ako ng isang katulad ni Robert. Ngunit habang lumalalim ang aming relasyon, ay mas lalo rin kaming nagiging mapusok. Kung noon ay nagyayakapan at naghahalikan lang kami, umabot sa pagkakataon na hindi na namin mapigilan ang aming sarili. Isang gabi, ipinagkaloob ko kay Robert ang aking pagkababae. Naulit po yon ng ilang ulit, hanggang sa tila naging normal na yon para sa amin. Hindi ko alam kung bakit ko hinayaang mangyari yon. Masyado akong nagpadala sa emosyon ko. Nalunod ako sa nararamdaman ko. Hanggang sa nagbunga ang kapusukan namin, Sir Wilmore. Nabuntis po ako at si Robert ang ama. Takot ako dahil tiyak na itatakwil ako ng aking mga magulang pag nalaman nila ang tungkol dito. Hinding-hindi nila ako mapapatawad. Pero naisip ko na hindi naman siguro ako pababayaan ni Robert. Mahal niya ako. At sigurado akong mamahalin rin niya ang magiging anak namin. Hello. Narinig mo ba ang sinabi ko? Oo, narinig ko. Sorry, nag-isip lang ako. Magagalit ang mga magulang ko pag nalaman nila to. Anong gagawin ko? Hindi nga nila alam na may nobyo ko. Paano pa kaya pag nalaman nilang buntis ako? Hindi na ako makakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko na matutupad ang mga pangarap ng pamilya namin. Hindi. Huwag ka mag-alala. Magagawa natin to ng paraan. Robert! Robert, paano? Ano pang magagawa natin? Nandito na to eh. Nangyari na. Buntis na ako. May solusyon dito. Makakahanap rin tayo ng solusyon. Kasalanan ko to. Hindi ako nag-isip. Hinayaan kong mangyari to. Stop blaming yourself. Pareho nating ginusto to. Hindi naman natin in-expect na mabubuntis ka. Pero paninindigan mo naman ako, di ba? Hindi mo naman kami pababayaan ng magiging anak natin, di ba? Marisa, hindi pwede. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa tayo handa para sa ganitong klaseng responsibilidad. Mahihirapan lang tayo kung pipilitin nating ituloy ang pagbubuntis mo. Ano? Anong gusto mong mangyari? Ipalaglag natin ang bata. Sobrang nagulantang po ako sa sinabi niya, Sir Wilmore. Hindi ko inaasahan na yun pala ang solusyon na maiisip niya sa sitwasyon namin. Ang akala ko ay tatanggapin niya ang bata. Pero mali ako. Naririnig mo ba ang sarili mo? Isang malaking kasalanan sa Diyos ang gusto mong gawin. Isang malaking kasalanan rin kung hahayaan nating mabuhay ang bata. Kahit alam nating hindi natin kayang alagaan. Pero... Kailangan mong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto mo bang itakwil ka ng mga magulang mo? Paano ang pangarap niyo ng pamilya mo? Kalilimutan mo na lang ba yun? Pero hindi kakayanin ang konsensya ko ang gusto mong gawin. Pag-isipan mong mabuti to.
Para rin naman to sa ikabubuti natin. Mula po noon ay napansin kong nagbago na ang pakikitungo ni Robert sa akin. Hindi na siya kagaya ng dati. Alos hindi na rin kami nagkikita. Parang iniiwasan rin niya ako sa school. Nagtetext at tumatawag pa rin naman siya pero hindi na kagaya ng dati. Naisip ko tuloy na baka galit siya sa akin dahil ayokong ipalaglag ang bata. Pero hindi ko po talaga kayang gawin yun eh. Hindi po kaya ng konsensya ko. Ngunit isang pangyayari ang bumago sa desisyon ko. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang babae na nagpakilala bilang asawa ni Robert. May anak na raw sila. At pinabalik niya sa pag-aaral si Robert upang makahanap ito ng mas magandang trabaho. Kahapon lang daw ito umamin sa kasalanang nagawa at sinabing wala akong alam sa katotohanan. Sinabi ng babae na palalagpasin niya ang nangyari dahil wala naman akong alam. Pero layo ang kuraw ang asawa niya. Sir Wilmore, para akong naupos na kandila sa mga oras na yon. Hindi ko lubos na mapaniwalaan ang panlulokong ginawa sa akin, Robert. Paano niya nagawa sa akin yon? Sinira niya ang buhay ko. Ginawa niya akong isang kabit nang hindi ko nalalaman. Ang masakla, nagbunga pa ang kataksila namin. Galit na galit ako sa sarili ko. Pakiramdam ko ay ang tanga-tanga ko dahil nagpaloko ako sa isang walang kwentang lalaki na kagaya niya. Siguro po ay dala na rin ang sobra-sobrang emotion. Nagawa ko po ang isang bagay na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Dahil po sa sensitibong topic na ito, hindi ko na lang po ibabahagi ang bawat detalye ng mga nangyari sa amin. Pero lumapit po ako sa isang aborsyonista at ipinalaglag ang bata. Patawarin mo ako, anak. Ayokong lumaki ka na walang ama. Hindi ko rin alam kung paano kita bubuhayin. Kaya mas mabuti na rin na hindi ka lumabas sa mundong ito. Hindi lang naman kasi akong mahihirapan, kundi pati na rin ikaw. Hindi ko pa kayang ibigay ang isang maayos na buhay na nararapat sa'yo. Kaninong anak yun? Nagtaka po ako kung bakit ako nakakarinig ng iyak ng isang sanggol. Wala naman po kasing bata sa boarding house namin. Kagagaling ko lang po noon sa clinic ng aborsyonista. Kaya medyo sensitibo pa ako sa boses ng isang sanggol. Masakit sa tenga ko ang makarinig noon dahil naaalala ko ang ipinalaglag kong bata. Imposible! Wala namang bata dito! Lumabas po ako sa kwarto at kinatok ang iba kong boardmates para tanungin sila kung kaninong sanggol ang umiiyak. Nagtaka po sila sa sinabi ko dahil wala naman daw po silang naririnig na sanggol. Anong wala kayong naririnig? Nabibingi na ba kayo? Ayan o, ang lakas-lakas. Imposible namang hindi nyo naririnig ang naririnig ko.
gabi-gabi po akong hindi pinapatulog ng umiiyak na sanggol. Hindi ko na po maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin. Naisip ko nga na baka nababaliw na ako. Baka ito na ang karma ko at inuusig na ako ng konsensya ko dahil sa isang matinding kasalanang nagawa ko. Dahil kulang sa pahinga at hindi na rin makapag-concentrate sa pag-aaral, naapektuhan po ang rage ko. Kalaunan ay nagkasakit na rin po ako at nanghina ang katawan. Dahil po doon ay napilitan akong tawagan si Mama at sabihin sa kanya ang tungkol sa kondisyon ko. Mabilis po silang lumuwas ni Papa sa Maynila at inuwi ako sa probinsya upang doon ako magpagaling. Lahat po sila ay nagtataka kung anong nangyari sa akin. Tahimik lang po ako at laging nagkukulong sa kwarto. Takot po kasi akong magsalita dahil baka masabi ko sa kanila ang totoong nangyari. Hindi ko pa kayang marinig at makita ang reaksyon nila. Tama na! Tama na, please! Tigilan mo na ako! Ayoko na! Anak, anong nangyayari? Magsalita ka nga. Mag-iisang linggo na mula nung umuwi ka dito sa atin. Pero hanggang ngayon, nagugulan pa rin kami sa inaakto mo. Huwag mo naman pagalitan ng bata. Hindi yan makakatulong sa kanya. Marisa, anak, sabihin mo sa amin kung ano ang problema mo. Nandito kami, handang makinig. Naririnig niyo yun? Ang alin? Ang umiiyak na sanggol. Kaninong anak yun? Sa kapitbahay po ba? Patahanin niyo po yung sanggol. Pakiusap po. Patahanin niyo na. Ayoko nakakarinig niyan. Sige na po. Maawa po kayo. Anak, ano bang sinasabi mo? Wala naman kaming naririnig na iyak ng sanggol. Meron po. Maniwala po kayo sa akin. Sinasabi ng iba sa akin na wala raw silang naririnig. Pero ako meron. May naririnig ako. Gabi-gabi. Ayaw akong patulugin ang boses ng isang umiiyak na sanggol. Ayaw niyang tumahan. Nabibingin na ako sa kanya. Wala talaga kaming naririnig, anak. Inuusig na ako ng konsensya ko. Anong ibig mong sabihin? Dala na rin po siguro ng bugso ng emosyon. Hindi na po ako nakapag-isip ng maayos. Nasabi ko sa mga magulang ko ang lahat-lahat. Sinabi ko ang tungkol sa lihim na relasyon namin ni Robert. Kung paano ako nabuntis at ang ginawa kong pagpapalaglag sa bata. Hindi po sila kaagahan na nakapagsalita. Bakas ang pagkabigla sa kanilang mukha. Ilang segundo ang lumipas, ay umiyak ng napakalakas si Mama. Sinampal niya ako ng paulit-ulit at pinagmumura. Pinilit po siyang pigilan ni Papa pero ayaw niyang magpaawat. Hindi naman po ako nakagalaw. Tinanggap ko lahat ng masasakit na salitang binitawan niya sa akin. Hinayaan ko siyang sampalin at sabunutan ako ng paulit-ulit. Kung yun ba ang kabayaran ng kasalanang nagawa ko, tatanggapin ko. Pinalaki ka namin ng maayos. Saan kami nagkulang sa'yo, ha? Paano mo nagawa ito? Mapatawarin niyo po ako. Ah!
Sana hindi mo ipinalaglag ang bata. Oo, magagalit kami, pero tatanggapin pa rin namin kayo sa huli. Apo namin yun eh. Inosente ang batang pinatay mo. Kaya ka nakakarinig ng umiiyak na sangkol ay dahil sa ginawa mo. Tama ka. Inuusig ka na ng konsensya mo. Kailangan mong ihingi ng tawad ang napakalaking kasalanan na nagawa mo. Kung kailangan mong magdasal ng paulit-ulit, gawin mo. Pinagsisisihan ko na po ang mga ginawa ko, Ma. Kailangan kang humingi ng tawad sa Diyos. Isang napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Ipagdasal mo rin ang kaluluwa ng batang pinalaglag mo. Ipagdasal mo na sana'y matahimik na ang kanyang kaluluwa. Isang anghel ang pinagkaitan mo ng pagkakataong mabuhay sa mundo natin. Manalangin ka, Marisa. Humingi ka ng tawad. Iyon nga po mismo ang ginawa ko, Sir Wilmore. Araw-araw akong nagdasal upang humingi ng tawad sa Diyos. Lubos kong pinagsisihan ang ginawa kong kasalanan. Patuloy ko rin pong pinagdasal ang batang pinalaglag ko. Sa tuwing nasa simbahan ako ay kinakausap ko siya na parang kaharap ko lang siya. Anak, patawarin mo ako. Ako ang ina mo, kaya dapat sana ako nag-aalaga at pumurotekta sa'yo. Pero kabaliktaran ang nangyari. Dahil ako mismo na ina mo ang pumatay sa'yo. Patawarin mo ako, anak. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo. At pinagsisihan ko na yun. Masyado ako nagpadala sa takot at sakit na nararamdaman ko. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ko. At sana'y mapatawad din ako ng Diyos sa mga pagkakamali ko. Sir Wilmore, unti-unting bumuti ang kalagayan ko sa tulong ng aking mga dasal. Minsan na lang ako nakakarinig ng umiiyak na sanggol. Hanggang sa kalaunan ay tuluyan na nga itong naglaho. Gusto kong isipin na sign yon na napatawad na ako ng anak ko at ng Diyos. Gayunpaman, hindi pa rin po ako tumitigil sa pagdarasal at paghingi ng tawad hanggang ngayon. Nang bumuti ang aking kalagayan, bumalik po ako sa pag-aaral. Pero sa community college sa kabilang probinsya na ako nag-aral upang makauwi pa rin ako sa bahay namin. Hindi naging madali ang pagkuha kong muli sa tiwala ng mga magulang ko. Nagkaroon na ng lamat ang relasyon namin. Pero hindi po ako sumuko hanggang sa tuluyan akong napatawad ni na mama at papa. Nagpursige rin po ako sa pag-aaral hanggang sa nakapagtapos ako at naging isang guro. Tinulungan ko rin ang mga kapatid ko na makapagtapos ng pag-aaral. Kahit papaano ay nakabawi naman po ako sa mga magulang ko at natupad ko ang pangarap namin bilang isang pamilya. Sa kasalukuyan ay nagtuturo ako bilang isang guro sa probinsya namin. May asawa at tatlong anak na rin po ako. Matagal ng panahon ang lumipas mula nung may nagawa akong malaking kasalanan. Pero hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin yon.
Nalulungkot at nagsisisi pa rin ako. Pero nagsilbi pong leksyon yon sa akin na dapat ay pag-isipan kong mabuti ang bawat desisyon na gagawin ko sa buhay. Hindi pwedeng magpadalos-dalos upang hindi ko ito pagsisihan sa uli. Sana po ay merong kayong napulot na aral sa kwentong ibinahagi ko sa inyo. Hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat sa pagkakataong ito. Lubos na gumagalang, Marisa. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaanto. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 PM ng gabi. MWF lang muna sa ngayon. Huwag niyo pong kalimutan. Sityo Bangungot. Dear Sir Wilmore, itago niya na lang po ako sa pangalang Mr. Lacosta. Isa po akong guro ng psychology sa isang sikat na universidad noong 70s. Ngayon po ay retirado na akong professor. Ang aking kwentong ibabahagi sa inyo ngayong gabi ay mga tagpitagping karanasan ng aking mga estudyante noong araw nang minsan magkaroon kami ng retreat sa Tagaytay. Sa isang bonfire session, hindi inaasahang napag-usapan namin ang Ouija board. Kung hindi pa kayo nakakakita ng Ouija board, suggestion ko lang ay i-google ninyo ang itsura nito para maintindihan ninyo ang mga kwento ko. Gabi na noon nang magtayo ako ng bonfire sa labas ng cottage namin. Lahat ay may dalang kumot at unan habang nakikinig sa akin. Ang sino mang naniniwala sa mga multo at supernatural ay magsasabi sa iyo ng kanilang gininto ang tuntunin. Huwag maglaro ng Ouija board. Ang pagbubukas ng Ouija board, sabi nila, ay parang pagbubukas ng portal sa kabilang panig. Sir Lacosta, ako po, nakagamit na ako ng Ouija board. Napatingin kami lahat sa nerd kong estudyante na mahilig sa paranormal activity. Sang-ayon sa kwento niya, naglaro siya ng Ouija board isang araw kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa halip na lumipat ang planset sa ibang mga titik, nagsimula itong lumipat sa kakaibang pattern. Napunta ito sa lahat ng apat na sulok ng board at gumawa ng X. Sabi ng 32 taong gulang na estudyante ko. Pagkatapos ay napunta lang ito sa mga bilog. Sa susunod na paggamit niya ng board, isinama niya ang ibang kaibigan na sa kanyang bahay. Muli, ang planset ay lumipat sa parehong kakaibang pattern. Kinagabihan noong natutulog na ako, naramdaman ko ang isang malakas na kamay na humawak sa braso ko at nagising ako. Mahimbing na natutulog ang lahat ng tao sa bahay. Napasigaw ako. Madilim ang kwarto ko. Hinatak ako ng mga kamay papatapos sa dingding. Tumama ang ulo ko at nawalan ako ng malay. Nang sumunod na araw, nawawala na ang Ouija board ko. Hindi ko na siya nakita pa. Karamihan sa mga tao ay gustong maglaro ng Ouija board kasama ang barkada o kagrupo nila. Ngunit nais ni Ola na subukang gamitin ito ng mag-isa. Si Ola ay isang malungkuting bata simula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, Sir Wilmore.
nagkaroon siya ng depresyon nang kapamamatay sa car accident ang mga magulang niya. Noong gabi raw na naglaro siya ng Ouija board, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa pointer at nagtanong, "Sino ka? Gusto kong makausap ang mga magulang ko, pwede ba?" Ngunit walang nangyari. Inalis niya ang kanyang mga kamay sa pointer at itatabi na sana ang board nang magsimulang gumalaw mag-isa ang planchet. "Papatayin ka namin," ang inispel ng board. Sa takot daw ni Ola ay nagtatatakbo siya at doon sa labas ng kanilang bahay ay nahagip siya ng humaharurot na taxi. Yun ang dahilan kung bakit putol na ang kanang binti niya ngayon. Hindi na rin daw siya naglaro ng Ouija board. "Nakakalungkot naman, Ola. Ako po, Sir Lacosta. May kakaibang kwento rin po ako sa inyo." Huminga ng malalim si Baby bago siya nagsimulang magkwento. Nasa kwarto niya si Baby isang gabi pagkatapos maglaro ng Ouija board ng gabi na yon. Habang siya ay naghahanda para matulog, ang screen ng TV ay nagbago mula itim at naging asul. Ito ay nag-on and off ng mag-isa. Pinatay niya ang computer. Muli-muling nabuhay raw ang TV at lumikha ng kakaibang tunog. Parang mga iyak na galing sa hukay, sabi ni Baby. Sa pagkabalisa, ganap na itinapo ni Baby ang TV at sumiksik sa ilalim ng study table niya. Inilibing niya ang Ouija board sa kanyang likod bahay ng gabi ring yun. Lumakas ang buhos ng malamig na hangin at napuno ng fog ang area namin. Nakaramdam kami ng kilabot ng mga estudyante ko pero hindi ko pinansin ito. Nagkwento naman si Vince, ang student council vice president namin sa universidad. Noong si Ben ay bata pa, isa sa kanyang mga kaibigan ang nagtulak sa kanya na maglaro ng Ouija board sa kanyang basement. Hindi inaasahan ng batang si Ben na may mangyayaring kakaiba, kaya sinabayan niya ito. Sa sandaling nagsimula silang maglaro, ang mga ilaw nagsimula ng kumurap. Ang hangin sa kanilang paligid ay lumamig at isang espiritu ang nagsimula makipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng pisara. Binaybay ng espiritu ang isang pangalang Romano at sinabing siya ay pinaslang. "Nagpahinga kami pero nakalimutan naming isara ang bilog noong tapos na kami." "Bilog?" "Oo, parang vortex. Isang lagusan ng mga espiritu." "Hindi ninyo dapat hinayaan na mangyari yun, Ben." "Natakot kami, Sir Acosta. Pagkabalik sa basement, mas mabigat ang enerhiya at nagkalat ang mga libro at ang mga bagay sa sahig." Gayunpaman, ang board ay nanatili sa gitna pa rin ng silid kung papaano nila ito iniwan. "Sa pagtingin sa isang salamin na malapit sa amin, ang mata ng Ouija board ay paminsan-minsan gumagalaw sa refleksyon nito. Natakot kami, Sir." "Iba naman po ang kwento ko. Sa unang pagkakataon na gumamit ako ng Ouija board, ako'y mga 6 o 7 taong gulang pa lang noon. At kasama ko ang aking ina at nakatatandang kapatid na babae na si Susan, na mga 15 taong gulang noong panahon yun." Kakalipat lang ng pamilya nila na Tanyel noon sa isang bagong bahay sa United States of America. Mas malaki at mas matanda kaysa sa dati nilang tinitirhan. Nang gabi yun, si Susan, ang kanyang ina, at ang kanyang kapatid na babae ay kumakain ng pizza sa sahig ng sala. Dahil sa gutom,
dahil hindi pa nila naaayos ang lahat ng kanilang kasangkapan. Nagsindi sila ng apoy upang mabawasan ang lamig ng hangin at taglagas. Pagkatapos ng hapunan, itinulak ng kanyang kapatid na babae ang kanyang ina upang hayaan silang maglaro sa kanilang lumang Ouija board. Habang ginagamit namin yung Ouija board, isang kawan sa sala na may ilang mga libro sa loob nito ay literal na lumipad sa buong silid. Totoo? Hindi ka ba natakot, Nathaniel? Natakot nung una, pero di nagtagal pagkatapos nito. Hindi maipaliwanag na namatay ang apoy sa fireplace. Kaya yung nanay ko, dinala niya yung kapatid kong babae sa bahay ng lola namin upang magpalipas ng gabi. Naiwan ako mag-isa sa bahay. Alam niyo ba kung ano sumunod na nangyari? Nakakita ako ng higanting itim na usok na lumilipad sa ibabaw ng Ouija board. Sinigawan ko siya pero para siyang nahigop ng bibig ko. Pumasok siya sa lungs ko at hindi ako makahinga. Nawalan ako ng malay tao. Natagpuan na lang ako ng nanay ko na nakakulong sa loob ng aparador ko. Hindi ko alam kung paano ako napunta doon. Pero sa siwang ng aparador, may bilog ako nakikita na umiikot-ikot sa ibabaw ng board. Yun na yata yung vortex. Nakita kong tumayo si Liam, ang pinakabata kong estudyante. Liam, saan ka pupunta? Sir, hindi na tayo ligtas dito. The more na pinag-uusapan natin sila, the more nalalapit sila sa atin. Matutulog na ako. Maupo ka muna dito, iyo. Wala kang kasama sa loob ng cottage. Umupo si Liam at marahang nagbitiw ng mga salita. Nagkwento siya. Bilang isang bata, si Liam ay nasa summer camp isang taon nang siya at ilang iba pang mga lalaki ay gumuhit ng kanilang sariling Ouija board sa isang malaking sheet ng papel. Sa sandaling sinimulan natin itong gamitin, nakarinig kami ng katok mula sa loob ng isa sa mga locker sa campus. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko ring nakakarinig din ako ng katok? Hindi sa locker ko, kundi sa loob ng lunchbox ko. Ha? Sir Wilmore, kinausap ko ng masinsinan ang mga estudyante ko at tinapat ko rin sila. Umamin ako na gumamit din ako ng Ouija board noong kabataan ko. May mga pagkakataon sa lahat ng ating buhay na kine-question natin kung nagkataon nga ba ang isang bagay o kung ito nga ba ay mas makabuluhan. Nang gumamit ako ng Ouija board sa aking unang semestre sa kolehiyo, nagkaroon nga ako ng kakaibang karanasan. Naging paranoid ako. Pakiramdam ko, lahat na ribulto at santo namin sa bahay nakatingin sa akin at gumagalaw. Minsan, nawalan kami ng kuryente. Bigla na lang may kumatok sa aming pintuan. Binuksan ko ito. Kinausap ako ng babaeng maliit na puting-puti ang mukha. Nandiyan ba ang Ouija board ko? Hindi ako nakakibo. Pumasok na lang siya bigla paakyat sa kwarto ko kung saan ako naglalaro ng board game. Nang sundan ko siya, wala na siya sa itaas. Tinawag ko ang nanay ko. Pinagalitan niya ako at ipinatapon sa akin ang board game. Makalipas ang isang buwan, na-stroke si nanay. Pinanawan siya ng buhay. Bago siya namatay, palagi niyang itinuturo ang pintuan ng ICU. Meron daw kasing babaeng puting-puti ang mukha na nakatayo at naghihintay sa kanya. Yun na siguro ang sundo ng nanay ko. Ewan ko kung ano ang kinalaman noon ng Ouija board,
Pero nang mailibing si nanay, naglaro ako sa punto niya. Isang espiritu ang nakausap ko. Nansiraw ang pangalan niya. Ilang buwan ang lumipas. Si Nancy pala ay lola kong namayapa na. Nanay ni Mama. Oh, creepy naman, sir. Meron din akong kwento, Sir Lacosta. Oh, sige. Anong kwento mo, Owen? Huminga siya ng malalim bagong magkwento. Si Owen ay nagsimulang maglaro ng Ouija boards noong siya ay bata pa. At siya ay patuloy na nakararanas ng mga paranormal na phenomena mula noon. Ang aking lolo sa panig ng aking ama ay namatay bago ako isinilang. Siya at ang aking ama ay hiwalay. Kaya ang aking ama ay hindi kailanman nagsalita tungkol sa kanya o nagkaroon ng mga larawan sa kanya sa loob ng bahay namin. Isang araw, nagsimulang makita at makausap ko ang isang taong tinawag kong Michael. Lingid sa kaalaman ko, Michael pala ang pangalan ng lolo ko. Sa wakas, pinaupo ako ng aking mga magulang. Ipinakita sa akin ang isang larawan ng isang lalaki na hindi ko pa nakikita. At tinanong ako kung kilala ko kung sino yon. Sinabi ko sa kanila na si Michael yon. Ang aparisyon na nakita ko ay ang mismong lolo ko pala na nakasuot ng tila damit ng karaniwang tao noong sinuunang panahon. Sang-ayon pa kay Owen, sinabi niya ang kwento sa kanyang mga kapitbahay. At sinabi nila sa kanya ng isang matandang lalaki na kinilala niyang Michael na tulad ng kanyang inilarawan ay nakatira noon sa kanyang bahay. Malakas na ang hamog. Halika na sa loob at matulog na tayo. Kung hindi ka pa nakagamit ng Ouija board, medyo diretso ang konsepto sa isang grupo o mag-isang player. Mailalagay mo ang iyong mga kamay sa isang tatsulok na pointer na tinatawag na planchet. Ang planchet ay nakapatong sa mismong pisara na may mga salitang oo at hindi. Sa mga tuktok na sulok nito, isang alpabeto sa gitna at ang salitang paalam sa ibaba. Ang ideya ay ipatawag ang mga espiritong gusto mong kausapin na at ilipat nila ang planchet sa paligid ng pizarra para isulat ang mga sagot sa mga itatanong mo. Hanggang sila o ikaw ay tuluyang magpaalam at ang mga espiritu ay bumalik sa kung saan man sila nang galing. Ang lahat ng ito ay medyo hindi pa nakakapinsala. Ngunit mayroong isang mahabang tradisyon na ng mga tao na naniniwala na ang mga Ouija board ay mapanganib sa mga occult gateway na maaring humantong sa pag-aari ng demonyo o mas masahol pa. Pagkatapos ng lahat, ano ang mangyayari kung ito ay isang de-friendly na espiritu na gumagalaw ng planchet nang hindi mo kontrolado? Maraming salamat po, Sir Wilmore. Sana ay nagustuhan ninyo ang mga pinagtagni-tagning kwento ng aking mga estudyante noong 80s. Good luck po sa channel ninyo at God bless. Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta po Sir Jupiter at sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim? Ako nga po pala si Charmy.
Namamasukan po ako sa isang tindahan bilang tagalinis. Gustuhin ko mang magtinda, natatakot ako na magkamali ng sukli. Hindi kasi ako ganun kagaling magbilang. Paglilinis lang po talaga ang pinakaalam kong gawin. Kaya kahit maliit ang kita ay tsinatsaga ko para lang may pandagdag pantustos sa pangangailangan ng aking pamilya. Ang ibabahagi ko pong karanasan ay nangyari noong 2017. 4 na taong gulang na ang bunso kong si Ania Lynn noon. Nag-aaral na ang 2 kong anak na si Rhea Lynn at Gemma. Kaya naman madalas maiwan ang aking bunso sa bahay. Kung minsan ay isinasama ko siya, pero kapag naman sobrang daming ginagawa sa tindahan, ay iniiwan ko na lang muna siya sa kapatid ko na kapitbahay lang din namin. Tuwing uuwi ako galing sa trabaho, madalas ay naaabutan ko na lang si Ania Lynn na tulog na o di kaya'y kasama na ng kanyang mga kapatid. Isang hapon, pag-uwi ko galing sa trabaho, ay nagkakagulo sa bahay. Nawawala raw kasi ang bunso kong anak. Nataranta ako at sobrang natakot. Di ko mapigilang maggalit sa kapatid ko kasi siya ang nagbantay. Mabuti na lang po, nakita rin namin si Ania Lynn. Nakita namin siyang natutulog sa ilalim ng lumang lababo sa abandonadong bahay na nasa tabi ng bahay namin. Pagkagising niya ay kaagad kong tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi lang ng anak ko, nagtatago-taguan sila ng kaibigan niya. Dahil nga sa bata lang yon ay naisip ko na nag-i-imagine lang si Ania Lynn ng kaibigan. Ganoon naman kasi ang mga bata. Isa pa ay hindi naman ako mapaniwalain sa mga multo-multo o mga engkanto at iba pa. Mas naniniwala ako sa mga taong nangunguha ng bata at ibebenta para kunin ang mga laman loob. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ay nagkapatawaran naman kami ng kapatid ko. Pero dahil nadala na ako sa nangyari, hindi ko na iniiwan ang bunso ko. Palagi ko na siyang isinasama sa tindahan. Habang nagtatrabaho ako ay hinahayaan ko lang siyang maglaro-laro. Kung minsan din naman ay binabantayan siya ng mga kasamahan ko dahil nakakatuwang bata si Ania Lynn. Oras ng pahinga ko sa tindahan ay bumalik ako sa kwarto. Doon ko madalas iwanan ang aking anak. Mayroong transparent na salamin doon kaya kahit nasa store area ko ay nakikita ko pa rin kung ano ang ginagawa niya. Nang silipin ko si Ania Lynn, nakita kong parang may kausap siya. Kinikilig siya at mukhang masayang masaya dahil tawa siya ng tawa sa kung sino man ang kinakausap niya. Pinagmasdan kong mabuti ang lugar para makita ko kung sino ang kasama niya sa kwarto. Hanggang sa makita ko ang isang itim na anino na parang humawak sa ulo ng anak ko at hinahaplos pa ang buhok. Nakaramdam ako ng takot kaya dali-dali akong napatakbo na pumasok sa kwarto. Pero pagdating ko doon, wala naman akong nakita na anino. Mag-isa lang na naglalaro ang anak ko. Tinanong ko kung sino ang kausap niya, pero dahil nga bata, hindi pa yata ako naiintindihan. Pero ang sagot niya sa akin, kasama raw niya ang kaibigan niya. Nang makauwi na kami sa bahay, hindi maalis sa isipan ko ang nakita kong kausap ng aking anak. Natatakot ako dahil parang may kung anong nilalang na nakikipaglaro kay Ania Lynn, kaya naman mas naging mapagmatsyag ako. Hindi ko na hinahayaang mag-isa ang aking anak. Lagi ko na siyang isinasama
kahit na naglilinis ako. Palagi lang siyang nasa tabi ko. Napansin pa nga iyon ng aking amo kaya isang beses ay tinanong niya ako at pinayuhan na baka raw makasagabal sa paglilinis ko si Anealyn. Dahil doon, napilitan akong ikwento sa aking amo ang nangyari. Matapos niyang marinig ang kwento ay sinabihan niya akong ipatawas si Anealyn bago pa raw mahuli ang lahat. Noong una ay nagdadalawang isip pa ako, pero pumayag na rin ako dahil day off ko rin naman kinabukasan. Ang tatlo kong anak ay nanonood ng TV habang ako ay naghahanda ng magiging hapunan namin. Saglit kong inutusan si Realyn na bumili ng kamatis sa tindahan para sa niluluto kong itlog. Si Gemma naman ay sinabihan ko lang na tingnan-tingnan si Anealyn habang ako ay nagluluto. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas, lumapit na sa akin si Gemma at sinabing sumunod daw si Anealyn sa kanyang ate. Nang marinig ko yun ay bigla akong kinabahan at natakot. Sa taranta ko ay kaagad akong lumabas para habulin si Anealyn dahil inisip ko na baka kung ano ang mangyari sa kanya. Sa pagmamadali ko, hindi ko na na-check kung naisara ko ba ang kalan. Sabi kasi ng amo ko, madalas daw ang mga batang pinakikitaan ng mga multo o kung anong elemento at kung hindi namamatay, bigla na lang nawawala. Nang maisip ko yun ay halos mapaiyak na ako habang tumatakbo palabas ng bahay at nang makita ko si Realyn na hawak-hawak ang bunso niyang kapatid, ay agad ko silang niyakap habang umiiyak. Para akong naparanoid dahil sa mga nangyayari, pero naisip ko na natural lang naman sa inang katulad ko ang mag-alala para sa anak. Pagkatapos naming kumain, pinatulog ko na ang mga bata. Eksakto rin noon na dumating ang aking kapatid para sabihin sa akin na bukas ng umaga ay pupunta sa bahay ang magtatawas. Saglit pa kaming nakapagkwentuhan ng kapatid ko at nasabi niya nga sa akin na noong iniiwan ko pa si Anealyn sa kanila, palagi niyang napapansin ang bata na naglalarong mag-isa sa abandonadong bahay na katabi lang namin. Kung minsan nga raw, sinasaway niya ito at binubuhat pabalik sa loob. Pero may time na umiiyak ito at laging sinasabi na naglalaro sila ng kaibigan niya. Nang malaman ko yun, mas lalo akong nag-alala. Kaya noong gabing yun, habang hinihintay kong sumikat ang araw para maipatawas si Anealyn, ay halos hindi ako dalawin ng antok. Nakatingin lang ako sa tatlo kong anak at iniisip na paano kung isa sa kanila ay mawala sa akin. Alam kong hindi ko kakayanin, kaya pilit kong nilabanan ang mga negatibong bagay na naglalaro sa utak ko hanggang sa nakaidlip pala ako nang hindi ko namamalayan. Nagising lang ako dahil biglang tumunog ang pinto ng bahay. Maingay kasi yun kapag binubuksan, kaya madaling malalaman kung may lalabas o papasok ng bahay. Si Anealyn kaagad ang naisip ko pagkarinig sa pintong bumukas at tama nga dahil nakita ko ang aking anak na nakatayo sa pintuan at may hawak siyang tatlong piraso ng puting lobo. Lumapit sa akin si Anealyn at iniabot ang mga lobo tapos pabulol niyang sinabi na bigay yun ng kaibigan niya. Naluluha kong niyakap ang aking anak pagkakita sa mga lobong hawak niya at pagkatapos ay lumingon ako sa nakabukas ng pinto. Kaya pahagip kong nakita ang itim na anino na biglang nawala na parang bula. Pagsapit ng umaga, nang maipatawas ko na si Anealyn, sinabi sa akin na mayroong bumibisita sa aking anak na hindi naman delikado,
Pero para pa rin makasiguro kami, nagbigay ang magtatawas ng pulang tela na may basyo ng bala sa loob. Palagi raw iyong isuot sa damit ng aking anak. Ginawa ko ang lahat ng bilin na magtatawas pagkatapos ay kinausap ko ang aking kapatid at ikinuwento sa kanya ang tungkol sa lobo. Naiiyak ako habang nagkikwento dahil naalala ko bigla ang aking asawa. Noong nabubuhay pa kasi si Rodel, madalas niyang pasalubungan noon si Gemma ng puting lobo noong bata pa ito. Ganoon din ang panganay kong anak. Minsan ay isang lobo, minsan ay tatlo. Kaya noong nakita ko na may hawak na mga lobo si Anayalin, bigla akong naiyak. Para sa akin, pinaniniwalaan kong ang naging kalaro ng aking bunsong anak ay ang tatay niya na hindi niya nakilala dahil baby pa siya nang mamatay ito. Salamat na rin dahil hindi masamang elemento ang nakasalamuha ng aking anak. Ngayon po ay malulusog naman na ang aking mga anak at sa biyaya ng Diyos, hindi naman sila nagkakasakit at wala sa pamilya namin ang nadapuan ng COVID-19. Tuwing anibersaryo ng paggamatay ng aking asawa, ay palagi kong isinasama ang mga anak ko sa libingan at lagi kong ikinikwento kung anong klaseng ama, si Rodel. Ayoko kasing malimutan nila ang pagmamahal ng kanilang tatay sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng bagay, kagaya ng mga puting lobo. Tindera ng Lobo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jessame, tubong probinsya ng Antique na nagbo-board dito sa Caloocan City. Nagtatrabaho po kasi ako bilang sales lady sa isang kilalang mall dito. Bago pumasok at pagkagaling sa trabaho, ay madalas akong makinig sa kwentong takipsilim para pampalipas ng oras. Kaya noong nawala ang inyong channel, sobrang nalungkot ako. Mabuti na lang na ibalik ito agad. Salamat naman dahil mayroon na ulit akong mapakikinggan. Doon ko na rin naisip na mag-send din ng sulat para ma-share ko rin ang naging karanasan ko sa pinagtatrabaho ang mall na hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Nangyari ito nito lang nakaraang taon, buwan ng December, kung saan paunti-unti nang pinababalik ang operasyon sa mga mall. Natuwa ako nang malaman na makakabalik na kami sa trabaho ng dire-diretso. Lumaki na rin kasi ang utang ko at hindi na rin nakapagpampadala sa probinsya. Kaya nang mabigyan ako ulit ng work schedule, talaga namang sobrang natuwa ako. Nang matawagan na ako para sa bagong orientation, kaagad akong nagpunta sa mall. Marami kasing mga pagbabagong nangyari, mga patakaran na dapat naming sundin para sa tinatawag na new normal. Maaga akong nagbiyahe para maaga rin makauwi kung sakali. At magana ako noong araw na yon habang papunta sa opisina ng HR. Siyempre, bago makapasok ay mabusising pagkapkap muna ng gwardya ang ginawa sa akin. Nakasabay ko pa ang co-worker ko na si Elmira na papunta rin sa opisina.
Habang naglalakad kami, napansin namin na kakaunti pa lang din ang mga empleyado. Sabi ni Almira sa akin, selected pa lang daw ang pinapasok sa area bilang pagsunod sa protocol. Katulad ng sinabi ni Almira, ganoon nga rin ang sinabi ng aming HR. Dagdag pa na magiging skeletal daw ang aming schedule para lahat ay kumita pa rin kahit papaano. Malungkot man dahil hindi ganoon kasapat ang aming kikitain dahil sa skeletal system, pumayag na rin kami dahil malaking tulong na rin ang kakarampot na kikitain namin. Nabago rin ang schedule ng mga pasok na kung noon ay halos inaabot kami ng hating gabi sa mall, pero dahil sa new normal implementation, alas 9 na ng gabi ang pinakamahaba naming oras. Eksakto naman na natapat ang schedule ko sa pang alas 9 ng gabi ang uwian. Okay na rin para sa akin dahil sanay naman akong umuwi ng ganoong oras. Subalit ang inakala ko na okay lang ay iba pala sa aking inaasahan. Noong unang araw ko ulit sa new normal work, kakaunti lang kaming mga empleyado. Hanggang bago mag-uwian. Ugali ko kasi na palaging mag-CR bago mag-out at noong oras na yun, ganoon pa nga ang aking ginawa na wala sa kamalayan na halos ako na lang pala ang natirang mag-isa sa banyo ng mga babae. Habang nakatingin ako sa salamin, biglang nag-andap-andap ang mga ilaw. Ilang beses yung nangyari pero hindi ko pinansin dahil baka ako mapupundi na. Natigilan lang ako nang tumagal ang pagkamatay ng ilaw na umabot halos ng 5 hanggang 10 segundo. Pagkatapos ng nangyaring yun ay nadamako na biglang lumamig ang buong banyo na parang may aircon. Naramdaman ko rin na tila may kung anong lamig ang dumampi sa aking batok, kaya bigla akong naparap sa salamin. Binuksan ko agad ang flashlight ng cellphone ko para lumiwanag ang paligid. Pagtingin ko, kitang-kita ko sa likuran ko na mayroong mga lobo. Nagtataka ako kung saan galing ang mga yun. Nang tingnan kong mabuti, nakita kong hawak yun ng isang mabalahibong kamay. Hindi ko lang makita kung anong klaseng nilalang yun dahil nagtatago sa likuran ko. Nang dumampi sa likuran ko ang isang lobo, bigla akong napasigaw. Mabuti na lang at tuluyan ang bumalik ang kuryente at bumukas din kaagad ang pinto ng banyo dahil sinilip ako ni Almira para ayaing umuwi na. Pagkasabi niya ng ganoon, kaagad akong lumabas ng banyo at nag-out na sa trabaho. Sabay din kaming bumaba ng hagdan ni Almira palabas ng mall. Habang naglalakad ay tinanong ko pa siya kung bakit kaya nag-brown out ng ilang beses. Nagtaka siya sa tanong ko, kaya inulit ko dahil baka hindi niya lang ako naintindihan o narinig. At sa pangalawang pagkakataon, tinawanan niya ako at sinabing hindi naman daw nag-brown out. Napaisip ako sa sinabi niya, kaya hindi na lang ako umimik. Hindi ko na lang din binanggit ang tungkol sa nakita ko sa loob ng banyo. Wala nang kumibu sa amin hanggang sa makarating kami sa sakayan. Nang maghiwalay na kami, umakyat ako sa footbridge para sa kabilang kalye sumakay. Pagdating ko sa pinakataas, may nakita ako sa kabilang dulo na mga lobong may iba't ibang kulay. Walang may hawak sa mga yun, pero hindi umaangat pataas, kundi pasalubong sa akin. Nagtataka ako kasi hindi mahangin para tangayin yung palapit sa akin. Nagtaasa ng mga balahibo ko
pagkakita sa mga lobo, huminto ako sa paglalakad. Pumikit na lang hanggang sa tingin ko ay lumagpas na ang mga lobo sa akin. Pagdilat ko, nang madali ako sa paglalakad nang biglang may humawak sa aking braso na biglang pumigil sa akin para akong natuod. Hindi ko siya magawang lingunin. Hinahatak ko ang aking kamay pero ayaw niyang bitiwan. Natigilan uli ako nang maramdaman ko ang malamig niyang presensya hanggang sa magsalita siya. Dinig na dinig ko ang sinabi niyang biliro ako ng lobo niya. Hindi ko siya tiningnan dahil sa sobrang takot na aking naramdaman. Inaalok niya ako ng lobo dahil sa curiosity ko. Nilingon ko siya. Nakita ko ang mukha niyang duguan. Umaagos ang dugo mula sa ulo. Duguan din ang kamay niyang nakahawak sa lobo. Maya-maya, bigla na lang nagputukan ang mga dala niyang lobo. Sa tindi ng pagkagulat ko na may kasamang takot, bigla akong nagsisigaw at napatakbo. Naiwan ko pa ang isang pares ng sapatos ko sa sobrang pagmamadali at nang mapansin ako ng iilang tao na mangiyak-ngiyak, nilapitan nila ako at kinumpronta. Hindi naman ako kaagad nakaimik dahil sa pagkabigla sa nangyari. Ang akala pa nga ng mga nakakita sa akin, ina-hold up ako kaya nag-akyatan sila sa footbridge para tumingin. Pero wala silang nakita maliban sa naiwan kong sapatos. Nanginginig kong nilingon pa ang lugar kung saan ko nakita yung nilalang. Wala ngang tao doon. Nakapagtataka. Saka ko lang naisip na baka multo yun. Umuwi ako ng boarding house noong gabing yun na hindi maipaliwanag ang aking pakiramdam. Hindi na ako nakatulog dahil sa kaiisip sa mga naranasan ko. Napatanong pa ako sa sarili kung anong ba ang nangyari. Nagtasal na lang ako noong gabing yun. At pagkatapos ay tinawagan ko si Almira kahit hating gabi na para ikwento sa kanya ang mga naengkwentro ko. Kaya kinabukasan kahit antok pa ay maaga-aga akong umalis at pumunta sa church ni na Almira. Doon ay pinanalangin nila ako. Habang ipinagdarasal nila ako ay ramdam na ramdam namin ang kakaibang presensya na tila nakikipaglaban at ayaw umalis sa aking likuran. Napagod ako dahil sa nangyari pero matapos ang panalangin, bumuti rin naman ang aking pakiramdam. Matapos ang halos isang oras nilang pananalangin, kinausap ako ng pastor. Marahil daw ay nakapitan ako ng ligaw na kaluluwa dahil sa mga negatibo kong kaisipan. Attractive daw kasi sa mga ligaw na kaluluwa ang mga taong may kinikimkim. Ayon pa kay pastor, habang nananalangin daw kami ay nakikita niya ang itim na enerhiyang nakapalibot sa akin na unti-unting naglalaho hanggang sa matapos ang kanilang pananalangin. Labis akong nagpasalamat sa kanilang ginawa. Pero sabi niya ay, ang pananampalataya ang unang hakbang para makaiwas sa gawa ng masama. Sinabi ko kay pastor na namumroblema ako kakaisip kung papaano kikita ng pera dahil halos nabaon ako sa utang noong pumasok ang pandemya. Hindi na rin ako nakapagpadala sa mga magulang ko sa probinsya kaya naman ganoon na lang ang takbo ng isip ko na puro negatibo nitong mga nakalipas. Dahil sa kawang gawa ng ilang church member doon ay naabutan ako ng kaunting tulong para na rin mabawasan ang aking suliranin. Salamat din sa Diyos dahil ngayon po ay nakilala at tinanggap ko siya sa aking puso. Sumama na ako sa kaibigan ko sa pagsisimba.
nakakaramdam ako ng kapayapaan sa loob ng church. Sa trabaho naman, sa tuwing mafe-feel kong may kakaibang presensya ang lumiligid o kahit nasaan man ako, ay palagi ko na lang idinadaan sa panalangin. Yan lamang po ang aking maibabahagi. Nawa ay nagustuhan niyo ang maiksikong kwento tungkol sa kababalaghang aking naranasan.